Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw na naman ako ay magluluto ng manok na ginataan. Ayan yung aking lamas, sibuyas at luya lang. Kasi gagataan ko yung manok, ipapangal ko muna siya bago ko lalagyan ng gata. Ganito ako naglilinis ng manok. Tinatanggal ko yung mga dulas-dulas at saka ito yung nasa ano, diba? Yan sa ganyan. Marami siyang taba dyan. So, kailangan tinatanggal natin yan. Pati yung dito, yan, may mga taba. Yan. Ang dami niyang taba dito. Yan. Kung nakikita niyo yan. Pag marunong kayo maglinis ng ano, alam niyo kung saan yung mga taba na dapat tinatanggal. Gagata ako. Maliit lang yung manok, kaya inubos ko na yung isa hanggang hapuna na manok. Ang inay ng mga kasama ko. Kanya-kanya yung gas na pinagkainan. Satichloric. Yan, satichloric. Mga taba. Ilan sa mga taba-taba, pati madulas-dulas tinatanggal ko. Ayan yung mga balat na tinanggal ko. Maglagata ako ngayon. Ipapangat ko muna siya bago ko lalagyan ng gata. Kapag ginataan yung manok, kailangan nating may luya para mawala yung kanyang langsa at kailangan nating ipangat muna. Patuyuin muna natin yung tubig niya bago natin lalagyan ng gata. So ayan, nasa kaldero na yung aking chicken. Lalagay ko na yung mga lamas-lamas niyan. At papatutuyuin ko yung tubig bago ko lalagyan ng gata. Or luluto-lutuin muna natin konti. Pero bago ko siya luluto-lutuin, talagang dapat matuyo muna yung kanyang unang tubig. Ayan. Tapos lalagyan natin yan namaya ng green chili. So ayan, nakasalang na yung aking chicken. Kailangan ko munang patuyuin yung unang tubig niyan. Katulad na lang ng pagluluto ko ng tinola, ginigisa ko muna ng maigi yung manok hanggang sa mawala yung mga lumalabas na dugo. So ganun din ang paggawa ko ng ginataan, kasi hindi naman ako nagisa. Nilagay ko na lahat ng lamas. And yan, patutuyuin ko hanggang sa mag-change color na yung ating manok hanggang sa walang lumalabas na nadugo, para iwas lang sa, ayan, nalagay na yung ating sili para magkaroon siya ng anghang mamaya, kasi hindi ko hinihiwa yung sili para hindi sobrang anghang dahil hindi ako kumakain ng sobrang anghang. So antayin ko munang magtuyo yan at magche-change color siya, and lalagyan ko na yan ng gata. Ayan, naka-low heat muna ako dyan para hindi masusunog, kasi pag malakas yung apoy ko, matutuyo ka agad, masusunog, at hindi pa nag-change color at hindi pa lumabas lahat ng dugo. Kaya mahina lang yung aking apoy, medium lang. Kung napapansin nyo nga pala, hindi ko tinatakpan habang pinapatuyo ko yung kanyang tubig para hindi makukulob yung kanyang amoy at malalabas yung mga amoy. Kaya ganyan ako, katulad din ng pagigisa ko. Or lahat ng ginigisa nating meat, dapat hindi natin tinatakpan habang ginigisa, habang hindi pa nag-change or hindi pa lahat natanggal yung mga lumalabas na dugo. Kahit anong iluluto nating meat kapag nagigisa tayo, dapat hindi tinatakpan para hindi makukulob yung amoy sa loob. So ganyan. Saka natin tatakpan yan kapag lulutuin o papalambutin na natin. So yan, yun nga pala ang aking gagamitin, coconut eye powder coconut, dahil wala akong fresh coconut. So ngayon lang ako gagamit ng powder coconut. Ayan. So ayan na yung aking coconut powder, at nilagyan ko ng powdered na ano tawag dyan? Yung yellow na tawag sa atin, yung kurkum dito sa ibang bansa, kurkum yan, powder na kurkum. Kung dyan sa atin sa Pilipinas, yung luyang
dilaw, luyang dilaw. Yan nilagyan ko. At kung napapansin nyo, ayan, may patatas na naman ako. Favorite ko talaga ang patatas sa lahat ng mga niluluto kong may sabaw para pampalapot ng sabaw. And yan yung aking tubig. And kung napapansin nyo, ayan, nag-change color na yung aking chicken. Wala nang mga kulay-kulay, pula-pula. So, ayan, more ano pa, tuyo. So, hindi pa siya tapos. Hindi pa natutuyo yung kanyang tubig. And kung natutuyo na yan, lalagyan na natin ng gata. So, ayan yung aking tubig, pang tunaw ng ating coconut powder. Ayan. Konti na lang talaga matutuyo na. And nilagay ko na yung patatas. Ganyan ako pag nagluluto. Sinasama ko parang sa gisa lang din. Pag nagigisa ako sa niluluto kung tinola, yun, ginigisa ko na yung patatas para hindi siya durog na durog. Kasi pag nagisa yung patatas, hindi na dudurog. Ganyan yung aking way kung paano ako magluto. Then pag natuyo na yung tubig na yan, ilalagay na natin yung ating gata. Ayan nga pala, kapag nagagata tayo, kailangan tipig tayo sa asin kasi yung coconut, nakakaalat na yan ng ating sabaw. Nakakapagpaalat na yan sa ating niluluto ang coconut. So, tutunawin ko na yung coconut. Hindi ko rin alam paano i-control yung coconut kasi nga, first time ko rin gumamit ng powdered coconut kasi nga, laging fresh naman yung coconut na ginagamit natin sa Pilipinas, diba? So, ngayon lang din naman ako magagata dito. So, tutunawin ko na yung aking coconut powder para mailagay ko na kasi yung ating manok ay tuyo na. So, wala na yung langsa na yan. Ganyan yung ating gagawin kapag nagagata tayo. Kailangan ituyo muna, patutuyuin natin yung manok para mawawala yung kanyang langsa habang mayroon ng mga lamas. Lalo na yung luya, huwag kalimutan. And kung may ano tayo, buong paminta, pwede nating lagyan ng paminta. Ayan, ginamitan ko ng pangubit ng egg para matunaw ng husto. Halain ko muna. And ito, ilalagay ko na. Yahoo! So ngayon, ayan na yung itsura ng ating ginataang manok. Ngayon, pakukuluin ko na siya and papalambutin na natin kasi nakalagay na yung sabaw. Antayin na lang natin lumambot. Sa mahinang apoy lang muna. Pakuluin muna natin siya, then pag kumulo na, hihinaan na yung ating apoy para lumambot at hindi maubos yung ating sabaw. And pwede na siyang tatakpan. Ayan, kumukulo na yung ating ginataan. Oh, ayan, kulong-kulo na. Sobrang ano siya, magata. Yan yung sa amin kapag may mga kasal. Ganyan paano magluto ng, pero buong manok. Hindi hinihiwa-hiwa, ayan. Baniton, shrimp in Philippines. Ayan. Yung ating ginataang manok. Wow. Yummy. Diba? Nakapagata tayo. At siguradong maanghang to dahil matagal-tagal na nakababad yung ating sili simula nung nagpatuyo tayo ng tubig. Yan. So, yummy. Amoy ginataan talaga. Nangangamoy ginataan ako dito. Baka may apat kwarto ng amo. Mga ngamoy gata na pag ako'y naglinis doon. So, papalambutin ko na lang at hinaan ko na yung apoy. So, ayan na nga guys, yung aking niluto, siya ay ready na. Ready na for lunch, nakapagluto na. And yun, natikman ko na nga, masarap naman. And masarap talaga siya, wag naman. Kasi parang, ano na yun, parang pasang-awa lang yung ating luto. Talagang masarap siya. And ayun nga, sinasabi ko na nga, maanghang siya dahil durog na yung sili. Dahil, nung una pa lang nilagay ko na yung sili. Dahil yan naman yung favorite ng isa naming kasama ay yung mayroong sili, maanghang ang kinakain niya. So, ready na yung aming ulam para sa lunch. So, pwede ko nang patayin at mag-uumpisa na naman ako ulit sa aking trabaho. So, thank you for watching and ready to eat sa mga gustong magluto ng simpleng luto. Pwede nyong gayahin kung paano ako magluto dahil napakasimple lang yung aking mga luto pero swak naman yung lasa. Thank you for watching and God bless to all of us.